Lots News Updates. Sa ating mga balita, interview ng International Criminal Court sa mga suspek ng drug war, hindi mapipigilan ng pamahalaan. 3 katao patay sa pamamaril sa Cagayan. 70% ng drainage system sa Metro Manila barado ng basura ayon sa DPWH. Bagong drainage master plan ibinida ng MMDA. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi mapipigilan ng pamahalaan ng Pilipinas ang interviews ng International Criminal Court o ICC prosecutor sa persons of interest ng kanilang investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ito ang isinaad ni Solicitor General Menardo Guevara sa kanyang mensahe sa reporters. Paliwanag ni Guevara, pwedeng gumamit ang ICC prosecutor ng iba pang mga paraan para ma-interview ang mga suspect kung may consent ang mga ito sa interview. Hindi pinangalanan ni Guevara ang mga kasama sa persons of interest ng ICC, bagamat naglabas si dating Senador Antonio Trillanes IV ng umano'y redacted copy ng isang order mula sa Office of the Prosecutor ng ICC sa social media. Dito, pinangalanan ni Trillanes ang mga suspect sa investigasyon ng ICC na kinabibilangan ni Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang dating ranking police officials. Paliwanag ni Guevara, nakasaad sa lumitaw na dokumento na humihingi ng assistance ang ICC sa Philippine government para sa interview ng 5 nabanggit na individual. Gayunpaman, idiniin ni Guevara na walang obligasyon ng Pilipinas na tulungan ang ICC sa kanilang investigasyon. Dead on arrival sa ospital ang 3 individual matapos pagbabarilin ng kanilang nakaalitan sa Barangay Centro 2 sa bayan ng Lasam, Cagayan. Kinilala ang mga biktima na sina Rex Udarbe, Dennis Purificacion at Domingo Rigayan na binaril umano ni Oliver Pagaduan. Lumabas sa investigasyon na nagiinuman sina Udarbe at Purificacion nang bigla umano silang hinamo ng suspect ng suntukan. Pinatulan naman ng mga biktima ang suspect. Sa kalagitnaan ng suntukan, biglang inilabas ng suspect ang kanyang pistol at binaril ang kanyang 2 nakaalitan. Sinubukan pang umawat ng kasama ng suspect na si Rigayan, ngunit nabaril din siya nito. Patuloy ang ginagawang hot pursuit operation ng pulis sa suspect na agad tumakas matapos ang krimen. Barado ng mga basura ang 70% ng internal drainage system sa Metro Manila na naging sanhi ng pagbaha sa ilang mga lugar sa kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa isang palace briefing, inamin ni Bonoan na matindi ang pangangailangang ayusin at ma-upgrade ang lumang drainage system sa Metro Manila. Ayon kay Bonoan, nakompleto naman ng DPWH ang 5,521 flood control projects at may 5,000 pang ibang proyekto ang kasalukuyang ginagawa. Samantala, ibinida naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang isang bagong comprehensive drainage master plan para maibsan ang pagbaha sa Metro Manila. Saad ni MMDA Chairperson Romando Artes, hango sa ginagawa ng Netherlands ang bagong drainage system master plan at kukuha sila ng funding mula sa World Bank para sa proyekto. Pinabulaanan rin ni Artes ang lumabas na balita na umabot sa 787 billion pesos ang kanilang flood management budget sa huling 2 taon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.